Ako po ay ikakasal sa isang Christian church at isa sa mga hinihingi nilang requirements ay affidavit of cohabitation. Ano po bang affidavit na ito at paano makakakuha? Maraming salamat po. Cohabitation, hindi cohabitation na din. Cohabitation, oo. Kung tama ang pagkakabasa ko dun sa kanyang tanong, Attorney Mimi, ito siguro yung tinutukoy dun sa Article 34 ng ating Family Code na sila ay nagsasama sa loob ng 5 taon na wala ng mga balakid o hadlang para sila ay ikasal, subalit hindi pa sila kasal, so hindi na sila kukuha ng marriage license. So kaya mag-execute nila sila ng affidavit of cohabitation, ayan po ipinapagawa kahit sa notary public pwedeng magpagawa. Basta siguraduhin nyo lang na yung notary public ay abogado. Pero hindi po nagkakasal ang notary publiko, ha? Gumagawa lang po sila ng dokumento na katulad yan. Meron kasi kami dito malapit na notary publiko nagkakasal daw. Nako, ay, nako din, marami ako nakikitang sign, yan, no? Pag dumadaan sa kalye, maganda po yung binanggit ni Dean, no? Importante po malaman. Hindi po pwedeng magkasal yung notary public, no? Hindi po pwedeng magkasal. Kahit siya ay abogado, hindi po pwedeng magkasal ang isang notary public, no? Yan ay magandang paalala sa ating mga kasambahay ngayong umaga. Totoo yan. Dahil ang dami pong nakalagay na mga signages na pwede nagkakasal po. So, definitely, hindi po pwede. At kagaya po ng sinabi ni Dean din, ha, kailangan po ang notary public ay abogado. Hindi rin po pwede hindi abogado ang isang notary public. Ayan, ha, nako, malinaw ba yan? Sana naging malinaw po at nasagot po ang katanungan ng Legally Yours na si Ruel. Music.